Hello guys! Welcome uli sa Math ni Kuya. So ang pag-aaralan natin ngayon dito sa Math ni Kuya ay ang one-end continuous beam minimum depth and width. So ito pong one-end continuous beam. So pag-usapan po muna natin kung ano itong one-end continuous beam. So ito pong one-end continuous beam, ito po yung biga na meron pong continuation sa kabila. So sa isang side. So ito pong one-end continuous lang, no? So, ayun po yung one-end continuous beam. Kukumputin po natin yung minimum depth niya at saka yung width niya rin, no? So, kasama na po yung width. So, kaya lang po, tingnan natin kung ano yung given natin dito sa one-end continuous beam. Ang given po natin, kung ang weight of concrete is equal to 2,400 kilograms per cubic meter and yung grade of steel reinforcement is equal to 415. Ang minimum depth po niyan na meron po tayong formula diyan. Kukumputin po natin na mamaya. So ayun po. So ang given po na ang given length po natin is equal to 5.5 meters. 'Yun po yung gagamitin natin para sa computation ng minimum depth ng one-end continuous beam. Okay, computein na po natin, no, yung one end continuous beam natin minimum depth. Gaya po na sinabi ko kanina, yung weight of concrete po natin is equal to 2400 kilograms per cubic meter and grade 415 reinforcement po yung steel natin. Yung one end continuous beam minimum depth formula po is equal to length divided by 18.5. So, kung yung length natin is 5.5 meters or 5,500 millimeters, i-divide lang po natin yan ng 18.5. Yun po, no? So, ang answer po natin dyan is equal to 297.29 millimeter. Say, 300 millimeter. So, ayun po yung minimum depth ng one and continuous beam minimum depth po natin, no? So, para naman po sa width ng beam, yung pong 300 mm o yung depth ng beam, di-divide lang po natin siya ng 1.5. So, 300 divided by 1.5, yung width of beam po natin is 200 mm. So, ayun lang po, no? Kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko at pakishare na rin po sa mga friends nyo at relatives itong video ko kung makakatulong sa kanila. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.